Salamat po. Samantala, matapos po malagim na aksidente sa Skyway noong Lunes na ikinamatay ng 18 katao, inalam po ng GMA News kung nag-iingat na po mga bus na dumadaan doon ngayon. Narito po report ni Mav Gonzalez. Noong nakaraang Lunes, isang malagim na bus accident sa Skyway ang kumitil sa 18 buhay. Sinuspinde na ng LTFRB ang prangkisa ng Don Mariano Transit. Pero matapos ang trahedyang ito, ang iba kayang kumpanya ng bus mas naging maingat na? Nasa EDSA tayo ngayon at mamaya sasakay ako ng bus papuntang Pasita Complex. Dadaan ito ng Skyway kung saan naaksidente yung Don Mariano bus. Alamin natin kung nasusunod ba yung traffic regulation sa daan at ang mga drivers ba natin mas naging maingat na. Sumakay ako ng bus mula North EDSA at umupo sa pinakalikod. Nakita niyo wala masyadong tao. Mag-alas 12 na kasi ng gabi, konti na lang yung pasahero. Nang magbayad ako, sinabihan ako ng konduktor na baka gusto kong lumipat sa unahan kung saan maraming pasahero. Baka raw kasi makatulog ako at mapuslit ang dala kong gamit. Maluwag naman ang kalsada dahil gabi na. Ngunit nagtagal ang biyahe sa pila ng mga bus. Hinintuan ng driver ang lahat ng istasyon ng MRT. Dito tayo dito sa North Avenue Station ng MRT. Medyo marami na ito. Marami na yung pasahero. Gayunpaman, hindi humigit ng 20 ang sakay ng bus. Nasa New Year's resolution. Nakita ko yung ibang pasahero. Tutulog kasi nga malayo ang ruta. Mag-aalauna na ng madaling araw nang pumasok kami sa Skyway. Napansin kong bumagal ang takbo namin. May speed limit kasi na 80 kilometers per hour sa Skyway. Matapos ang isang oras at 15 minuto, nakarating kami ng Alabang kung saan nakausap ko ang driver ng bus. Sa kumpanya ni Mang Salvacion, 17,500 pesos ang boundary kada araw. Kaya dapat makapagsakay siya ng halos 200 pasahero sa isang araw. Disiplina lang po sa sarili. O, tapos dito naman kasi sa amin sa biyaheng Alabang. Ano naman kami, pahinga pagdating dito. Ang iniisip ko po kasi kapakanan ng pasahero, buhay ang dala ko eh. Kaya iniisip ko na yung bago. Yung sinasakyan ko talaga is aircon na bus. Kasi mostly yung mga ordinary, sobrang bilis sila magpatakbo. Lalo na pag sa Skyway. Kasi minsan nagtatravel din ako ng Papasite. So, yun nga, medyo ingat din ako sa pagsakay. Minsan po natakot kasi, minsan po ano eh, para silang pororada eh. Pag ano, pag, palalo pag paano, pahating gabi na po, pag madaling araw, alas lumilipad po yung bus eh. Inahabol po nila yung mga ano, pasahero, pag ano, nasa gid ng kasada eh. With the news po, actually nakakatakot din talaga, lalo na medyo mahaba yung biyahe. Parang Fast and the Furious kapag nasa Skyway, sobrang bilis. Kasi wala naman talagang, wala din naman monitoring sa taas, walang police na nagbabantay. Mav Gonzalez, GMA News.